Hello mga palalabs, it's me again Lani and welcome back to our YouTube channel OFW Vlog. So guys, for today's video, bago po ang lahat. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, just give me like and subscribe, and please help hit the notification bell para lagi po tayong ma-notify sa lahat ng video na aking i-upload sa aking channel. So here we go. Dito lang ako sa aming room kasi kakatapos ko nagnaligo at mag-umpisa na ako. So guys, for today's video, today is last day of Ramadan, so update lang tayo. So before I was very lucky and very thankful, ano daw English daw yun, kasi nalagpasan natin yung 30 days Ramadan, 30 days, and ito nakaya ko. So I am very happy, and so kung nakikita nyo, may hina ako sa aking kamay. So hina yan siya guys. hina yan siya pero hindi yan siya naayos pagkalagay. So naglagay sa akin ang aming alaga. So nilagyan niya ako. So bakit sila naglalagay ng ganito? Hina. Every end of Ramadan, kung tinatawag natin dito na Eid nila dito. So yung tinatawag nila na parang pinaka celebrate nila or Eid, basta yun na yun, yung last day talaga, is naglalagay sila ng mga decoration, mga kamay nila. Hina. So guys, share ko lang. So before mag-start ang Ramadan, so nag-start kasi siya ng May 13. So supposed to be matapos siya June 13, pero hindi pa sure kasi tinitingnan pa nila yung buwan, kung tinitingnan kasi sila, eh, nagbe-base sila sa buwan kung okay na ba. Yun na yun. So guys, update lang tayo. So May 13 nag-umpisa yung Ramadan. And then so one week before mag-start yung Ramadan is napaka-stress para sa akin. Stress ako kasi nag-iisip na ako kung makaya ko ba yung 30 days ng Ramadan. Mag 8 years na ako dito sa amo ko, pero every time na darating yung Ramadan is nalulungkot talaga ako. Bakit guys? Hindi naman, so dito sa amo ko, hindi naman kami totally kasi sila lang naman yung kumakain dito, apat sila, pero kaya lang guys, late sila kumakain, so late din ako gumagawa ng pagkain, but late kami natutulog kasi late din sila nagdi-dinner. So minsan nakatulog na ako ng 6 AM, 5 AM, kasi kung natapos kami ng 3 AM, so yun, mag-ano pa kami sa sarili namin bago matulog. And then alam mo yung feeling na pag nalampasan ka na ng antok is hindi ka na makakatulog. Yun ang the worst na, yung ang pinaka-worst sa pag-end ng Ramadan is yung mag-adjust ka na naman ng oras kung paano ka antukin. At ang pinaka-worst din bago mag-start yung Ramadan is yung mag-a-adjust ka ng oras. Kasi kung kasi matagal kayo matutulog. Tapos matagal ka din, pinaka-matagal kang makakatulog, lalo na pag malampasan ka ng antok mo. So sa experience ko sa Ramadan is nakaka-stress. Kasi minsan, hindi naman kami masyadong sa trabaho. Kaso nga guys, yun bang feeling na konti lang yung niluluto mo, pero iba-ibang putahe.
Alam nyo yun, yung feeling na kahit konti lang yung niluluto mo, pero the same process pa rin. Yung bang, ano ba yung ibig sabihin? Yung bang kahit hindi marami yung niluluto mo, ano ba yun? Oo, hindi marami yung niluluto mo sa bawat putahe, pero same process pa rin siya. So, what I mean is, ganong oras pa rin siya matatapos. Kahit gagawa ka ng, kumbaga, gagawa kayo ng pizza. Magsabi yung amo mo na gagawa ka ng pizza, mga 6 pieces lang, gagawa ka ng spring roll, 6 pieces lang, ganun din. Yun bang pakunti-kunti, pero marami kang ginagawa, tapos same process lang din siya at same oras lang din siya matatapos. Alam mo yung feeling na ganun, nakakabukot diba, nakakaasar. So minsan, in-advisean ko na lang yung sarili ko na dito naman ako nabubuhay, so dito naman ako na kumikita, so dito ko naman kinukuha yung pera pang padala sa pamilya ko. Kailangan ko tong trabaho na to kasi kailangan ko ng pera. Yung mga ganong iniisip mo, so no choice ka. Gusto mong sumugo, pero no choice ka kasi dito ka kumikita ng pera. Gusto mo nang sumuko, pero no choice ka kasi ang daming umaasa. Yun yung ganun, 'di ba? Feel niyo ba yung sinasabi ko? Feel niyo ba yan, guys? Kasi ako feel ko, pagod na ako. Pagod na ako sa ka-adjust ng oras, ka-adjust ng ugali ng mga busing natin. Alam niyo ba 'yon? Pero kahit gano'n naman yun sila, thankful pa rin tayo kasi. Although hindi sila mapagbigay sa mga bagay, pero alam niyo yun, yung feeling na happy ka pa rin, thankful ka pa rin na dito ka napunta sa pamilya na to. Kasi pagdating sa sahod is up to date yan. Oo, diba? Up to date at saka hindi yan nalilate. At kung malilate man sila ng pagbigay ng sahod sa amin, so alam na nila yung mangyayari. Ano mangyayari? Simangot ng mga katulong nila is 100%. 100% yung simangot. Pag inuutosan is hindi na nakangiti. Nakasimangot na kami. So alam na nila yon. Pag once makasimangot na kami, tapos alam na nila yung pizza. So yun na yung ibig sabihin. It means ang sahod. Kailangan namin ang sahod para ng pamilya namin. Alam nyo yun, guys. Hindi ito ka lang kumukuha sa lahat ng expenses na pinapadala mo sa pamilya mo. So, huwag naman patagalin, diba? So, nagtatrabaho tayo ng maigi. So, sahuran tayo ng maigi. Ganyan lang yan. Give and take. Kumbaga, inaayos mo yung trabaho mo, so ayusin ka din nila, diba? Para yung ganti mo lang, gantihan ka lang nila ng maganda, kahit nakaasar na sila, so gantihan mo lang din ang maganda, as long as hindi ka naman sinasaktan, hindi ka naman pinapabayaan ng pagkain. So thankful naman kami dito, guys, kasi sa pagkain talaga hindi kami binabudget. Kami lang yung medyo nagbabudget kasi laki na ng braso. So guys, kung alam niyo yun, feel niyo yun. So, yun lang naman yung may share ko, and happy ako na nalampasan namin yung 30 days na Ramadan. So, yun lang muna, guys, for this video. And kung feel mo ang aking video or ang aking vlog, just give me a like and subscribe. And please hit the notification bell para lagi tayong manotify sa lahat ng video na aking upload sa aking channel. God bless all us, guys. God bless all of us. And thank you sa laging pagsuporta sa aking YouTube channel, MCROFW Vlog. Bye!